Hello mga kaprobinsya, magandang araw sa inyo. So, nandito naman tayo sa ating kubo ngayon at ang kape. Tuloy ang ating trabaho. Palagi lang may ulan dito sa amin, oh. At napakalamig ng hangin. Grabe. Tugnaw kayo, tugnaw. Kumusta po kayong lahat? Sana po, nasa mabuting kalagayan lang. Happy New Year po sa inyo. Pandesal. Mga kasama natin. Uy, si Jumbo. Jumbo. Lapos daw. Magpapakain muna kami sa aming mga alaga. Yung mga gansa natin, oh. Pumasok sila agad sa kubo nila, oh. Alam nila na doon sila pakainin. Hello! Awas bu. Oy. May itlog buo. Yan. May isa pa. Sa ngayon mga kaprobinsya, nasa labas lang ng itlog yung mga itik natin. Buti na lang, hindi kinain ang aso. Hindi nakita ni Yam Yam. Yan. Pang-ulam na lang ito mamaya. Meron pa? Uy, may tatlo pa dito. Yan po, pang-ulam na lang itong mga kaprobinsya. Hanap pa tayo ng iba, baka may makita pa tayo. Subukan natin na gumawa ng paitlogan nila dito. Lagyan natin ng kapal. Tulad sa ating ginawa sa kubo nila na naanod na nilagyan natin ng kapal. Subukan lang natin kahit hindi natin sila ilagay sa bakod. Kaligo agad sila. Yung mga itik natin. Subukan natin na gumawa ng maliit na kubo. Lagyan natin ng bubong. Tapos
para paitlogan lang sa kanila. Hindi lang natin lagyan ng bakod. Para eksperimento lang ang gagawin natin. Yan. Hindi ko inasahan na may itlog tayo na makuha ngayong araw. Hindi ko na inisip yung itlog nila. Pero na nakakuha tayo ng itlog ngayon, subukan natin na maglagay ng bitlogan. Yung mga pato ang naiwan at sa kagansa at unting manok na natira. Ayan, oh. Yung tatlo nating pabo, oh. Parang nangarol yung babae. Buti lang hindi sila lumabas sa bakod. At yung kambing natin, yan. Si Turo. Turo. Turo, may isang anak ka naman doon sa Area 1. Manang-mana sa iyo. Dito na. Tom. Opa. Dito. Iligpit namin yung mga sanga ng Jimelina na nabali dahil sa bagyo. Yan, o. Ito po yung mga epil-epil mga kaprobinsya, oh. Yung mga buto nito itanim natin doon, natin tanim sa may na landslide area. Maniwas, man. Ito po. Yung dahon ng epil-epil. Kinain agad ng ating kambing. Me! Tingnan niyo po yung asula natin, oh. Yung nilagyan natin ng tubig. Parang buhay na buhay yung asula natin dito. Yan. At oh, green na green pa. Obserbahan natin kung dumarami ba sila agad. Pati dito, oh. Mukhang buhay na yung asula natin, oh. Wow. Thank you. Parang nanumbalik na ang kanilang sigla. Tingnan niyo po. Dito, oh. Wow. May pag-asa tayo dito sa ating asula. Kung nakikita niyo dati, hindi ganito ang tsura niya. Yan, oh. Green na green. Yan. Parang
Nasihan tayo ngayon sa ating nakita. Dahil bumalik na ang sigla sa ating Ansula dito. Pati dito oh. Yan. So, ang gagawin natin ngayon, yung mapa natin sa baba na medyo nasira, ayusin natin. Tapos lagyan natin ng Ansula. Lagyan natin ng similya para dumarami naman. Natulad dyan oh. Wala nang Ansula. Yan. Bali, apat na kahon ang walang Ansula. Ayos ah. Ayusin namin yung mga pan na nasira para malagyan naman natin ng similya ng Ansula. Dito oh, natabunan ng mga tangkay ng niyog. Dito oh, pwede na tayo mag-harvest dito sa sunod na linggo.
pagtuloy-tuloy yung sigla nila. Bon. Ya, Bon. Eh, taruh ini. Itu suka dari kahar. Inayos natin yung ating pan dahil nasira. Na pabiyaan namin ang namatay yung asula natin. Pero ngayon, maglagay naman tayo ulit ng similya. Akala ko po mga kaprobinsya nang dumaan yung bagyong ulit. Akala ko natabunan na yung sulapan natin. Pero buti na lang walang nangyari sa ating pan. At napansin ko po na yung pag-ulan parang nakatulong sa ating asula. Kasi mula na ang palaging umulan dito sa amin, yung asula natin nabuhay. Parang bumalik ang kanilang sidla. Kaya inayos agad natin yung pan natin. Instead na ginawang paliguan ni Jane at ni Tinay, so ngayon hindi na sila pwedeng maligo dito. Sabihin mo bro ha, bawal maligo. Bawal na, tayo gayo na. Gayo na. Operation ayos. Nagarapos lang ako. Pagkatapos naman dito, pag maayos na ito lahat, yung walang asula, lagyan naman natin ng similya. Parang excited na po ako na mag-harvest ng maraming asula. Katulad ng dati, araw-araw tayo nag-harvest dito ng isang balde.
or lagpas pa ng isang balde. At yung mga tangkay ng niyog dito, tinigpit namin. Napakaraming tangkay ng niyog dahil sa bagyong ulit. Buti na lang dito sa ating area, walang puno ng niyog na nabuwal or natumba. Yan po, medyo malinis na ang gilid ng ating pan. Wala na gagi? Sa ngayon po, dito po nagmula yung tubig na nagsupply sa ating palaisdaan. Yan po. Temporary lang yan kasi hindi pa tayo nakabili ng hose para sa ating palaisdaan. Yung mga itog ng kuhol, oh, itanggal. Tapos subukan lang natin kung dumami ba sila. So sa ngayon may mga asulan na ang ating pan. Yan. At yung tubig natin dito, sa mga hindi pa nakakaalam, flowing lang yung tubig natin. Tingnan niyo po. Pero sa ngayon, hindi pa tayo nakasiguro na mabilis dumami yung asula natin. Parang obserbahan pa natin kung maganda na ba ang resulta sa mga nilagay natin na simidya ng asula. Sa loob ng isang linggo, siguro malalaman na natin. Yan po.
sana po dumami yung asulan natin kasi napakalaking tulong sa atin. Makasave tayo ng feeds para sa ating mga alaga. Yung mga aso natin dito oh. Yum-yum. Yum-yum po ang nagkonsumo sa iba nating itlog ng itik. Kaya napaka healthy niya. Itlog ang konsumo. Ipasol natin yung kambing natin. Ito po yung dadalhin natin sa Area 1. Kasi marami na tayong mga babae doon. Nandun na sila sa Ibana, naghintay sa kanya. Ibana. Si Valentina. Ay, pasok are. Napipasok gas po han, ito ihaw. Pero sa ngayon mga kaprobinsya, hindi pa natin siya madala doon sa Area 1 kasi mahirap yung daan. Saka natin dalhin doon pag init na, hindi na madulas yung daan doon.